Hello everyone, welcome back again sa aking YouTube channel. Panibagong update na naman guys sa aking munting kulayan dito sa Bakuran. So, paano nga ba makakatipid sa pamamalengke o sa araw-araw nating pagluluto para makatipid tayo sa budget, para makaless sa expenses, ay ang pagtatanim ng mga gulay sa Bakuran. Katulad nito guys, kung napapansin nyo, nakahilera yung kamatis. So, tinanim ko yan siya. Pinunlak ko muna yung kamatis bago tinanim ko siya. So, ito na siya ngayon. Yan, sobrang taba ng lupa nito guys. So, wala pa siyang abono. Hindi ako nag-aabono. So, kapag ano naman, kapag namumulaklak na siya, so, kailangan nating ang ano sa akin ng isa ng ate ko ay konting chlorine, then powder, isprihan para hindi siya dapuan ng mga insekto na nambubuta sa bunga ng kamatis. So ayan, ko nakikita yung napakaganda, napakalusog. So ito kasi dating basurahan, nilinis ko siya. So kung napapansin niyo yung mga buko, yan, buko yan siya. Tapos ginawa ko muna ng bakod, palanggal lang para hindi magano yung lupa niya, kumalat. So dito naman may mga papaya ko dito, then ito sigarilyas. Kung hindi pa kinakatim ng sigarilyas, sa Ilocano, pal lang. Yan siya, sigarilyas. Ito sigarilyas siya. Meron rin akong tanim na guyabano, papaya. And then ito guys, namumulaklak na nga itong mga ano ko. Namumulaklak na rin itong mga kamatis ko dito na nakahilera. Mas nauna ito kaysa dun sa kamatis dun. So, ito. Malaking tulong guys na magtanim tayo ng mga gulay sa ating Bakuran, para may pagkukunan tayo. Then ito, may mga kangkong din dito guys. Tumubo lang ito siya. So, hanggang dito yung kamatis. So, nagtanim na rin ako ng new just in case na ano. Kasi, malaki rin naman yung pakinabang ng buko. Panggata, mga inyog, panggata. Yan, katulad ng mga yan. Meron ako nito, mga kamatis. Yan. Meron din nga pala akong alugbate. So, kung napapansin nyo, napakataba ng alugbate. Yan. Tingnan nyo, oh. Nalaki ng kamatis ko na. Dati maliliit pa lang sila, nakakatuwa, pati mga papaya. Then ito, pakwan. Yan, nagtanim rin ako ng pakwan. So, malalaki na siya. Abangan natin guys, kung tingnan nyo yung dahon ng pakwan, oh. Oh, kalalaki siya, malalaki yung dahon ng pakwan. So yung kamatis, tignan nyo, oh. Meron rin ako ditong yan. Okay na, mas maraming kamatis. Ito yung pakwan na to. Inagis lang namin siya kasi sayang nga. So tumubo siya, titignan natin kung magbubunga ba siya or kung ano yung ano ng bunga niya. Then ito, yan, mga alugbate, napakaraming alugbate. So, itong okra, pipitasin natin mamaya. So, napakarami ang bunga ng okra. Ito, bata pa to, oh. Oh, bumalikulang siya. Sa isang puno niya, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang dahing bunga. Oh, napakarami ang bunga ng okra. Tapos ito, yung kamatis na to, oh. Napakarami ang bunga. Ang dami na namin nakuha dito na kamatis. Yan, dahil bunga. Papaya. Then, meron rin akong sili. Tingnan nyo, napakaganda ng sili. Napakataba ng dahon niya. Maraming pagkasili. Masarap ito siya sa tinola. Yabong ng ano niya kasi nga mataba yung lupa dito. Meron din mga saluyot. Ganyan. Ito, maraming nangingi sa amin dito kasi ginugulay daw ito, lalo na sa mga Ilocano. Masarap daw ito guys sa munggo. Comment down below kung nakatikim na kayo ng ganito. May mga saluyot din. May mga saluyot. Yan. Napakatataba ng saluyot. Kamatis. Tingnan yung sigarilyas ko guys. Kumapang na dun sa taas ng kakawate. So gapang siya. Ilang puno yung tanim ko ng sigarilyas. Yan yung kamatis, malalaki na rin ay yung kamatis. Yung papaya, malalaki na rin siya. Marami akong tanim na papaya.
So kung napapansin nyo, napakatataba ng mga gamit namin dito dahil katulad nga ng sinabi ko kanina, napakataba ng lupa dito sa amin. So kung may dati kayong basurahan, much better na linisin nyo yun kasi kaya matabay lupa dun. Dun namin iniimbak yung mga balat ng mga gulay, balat ng ginamit sa pagluluto, mga balat na yung mga nabubulok. Yan, katulad nito alog bati, tingnan mo oh. Sarap gulayin. Yan. Tapos dito naman, meron akong patola. Gagapang yan siya dun sa kakawate, yung patola na yan. Yan, patola. Magapang na siya. Then itong mangga na to, malalaki yung bunga nito. So ganyan na siya kalaki. So kung napapansin nyo yung mangga na yan, yan o, dahil bunga niyan. Tapos may gabi rin siya. Yan. Tapos ito guys, tinanim ko na karaan, binigay sa akin ng hipag ko. Kaysa itapon namin, ang ginawa namin, tinanim ko na lang dito. So ang ano niya, yung kamote na yan, maanong pakinabangan din, tinaniman ko siya ng okra dito. Yung may mga tulos na yan, may mga okra yan siya. Yan, tingnan nyo. Tataba na. Oh, ang tataba na ng ano, talbos. Mga ilang ano lang yan, ilang linggo pa, meron na yan siyang, pwede na siya nating talbosan. Then kamatis. Tapos ito, yung mga talong. Yan, matataba na rin yung talong. So ilang piraso lang yan siya guys, 10 piraso. Then kung may mga maliit naman yung area nyo sa bahay, pwede kayong magtanim sa mga pinaglagyan ng semento, sa polybag, sa paso. Kung may bakanting paso, pwede yung taniman ng talong. Pwede yung mga paraan na ano guys, mga paraan na pwede nating magamit. Tingnan nyo yung tataba oh. Kasi nga ito yung basaka na yan. Yan. Hindi na tinatam na ng uncle namin. Yan. Tingnan mo yung talong oh. Oh. Maraming talong. May mga pinya din pala ako guys. Yan pinya. Kung nakikita niyo yung pinya. Yan, ang lalaki na. And then sa side na to, meron na ako mga tanim na kangkong. Yan. Kangkong, gabi. Yan. Tapos ito, pakak. Kong, pakak. Pamansi, ang lalaki ng bunga niya. Yan. And then guys, bless ko lang nga pala yung mangga na hinarvest na natin nakaraan. So marami na naman siyang bunga. Yan o. Dami na naman bunga. So, mga ilang araw na naman, pwede naman tayo mag-harvest ng mangga. Yan ang daya bunga o. Yan. Ganda niya.